Manalangin po tayong lahat. Aming banal na Diyos Ama, na sa amin ay nagmamahal. Kami po ay mga lumakad sa kasalanan dahil sa paglayo sa iyo, Panginoong Diyos, at nararapat po kaming tumanggap ng puot at kahatulan mo. Dahil sa kami, iyong naging mga kaaway, gawa ng aming mga masasamang gawa. Ngunit ang Panginoong Yesus ang tumanggap ng sumpa at kahatulan na nararapat naming tanggapin sa pamamagitan ng kanyang dakilang pag-ibig. At hinugasan niyo po ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng mahalagang dugo na dumanak sa Panginoon. Kinagpapasalamat po kami sa dakilang biyaya na nagbigay sa amin ng kaligtasan dahil sa pagkaunawa namin sa iyong biyaya, Panginoong Diyos. Panginoon, ginawa mo po kaming iyong mga anak at ibinigay niyo po sa amin ang maluwalhating pag-asa na makapasok sa iyong walang hanggang kaharian, Panginoong Diyos. Ang aming kaluluwa, katawan at spirito ay sa Panginoon dahil ang nalalabi naming buhay ay binili na ng dugo ng Panginoon. Kaya naway mabuhay po kami sa aming nalalabing buhay para sa iyong kaluwalhatian at para sa iyong banal na kalooban, Panginoong Diyos. Hawakan mo po kami sa pamamagitan ng salita, ng Espiritu Santo, at ng iyong pag-ibig at makapangyarihang mga kamay, Panginoong Diyos. Salamat po sa pag-iingat at pagtulong mo sa lahat ng aming mga churches sa bansang ito at sa maraming mga churches sa buong mundo. Pakiusap, ibigay mo po ang higit na salita, karunungan at pag-ibig at ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa mga kapatiran na nangangaral ng salita upang matapang po nilang maipangaral ang Ebanghelyo. Naway magtiwala po sila sa iyo, Panginoon, sa mahihirap na sitwasyon at pakiusap, gumawa ka po nawa upang ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ay mahayag. Pagalingin niyo rin po agad ang mga may sakit upang makapaglingkod sila sa iyo, Panginoong Diyos, at mabuhay sila ng masunuring buhay para sa Ebanghelyo at para sa Church. Sa mga oras na ito, pakiusap, ituro mo po sa amin ang salita na nais mong ihayag at ang iyong banal na kalooban, Panginoong Diyos, at ang salita na dapat naming maunawaan at kung ano ang dapat naming gawin. Pakiusap din po, punuin mo po kami sa pamamagitan ng iyong biyaya, Panginoong Diyos, at ng Espiritu Santo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Salamat po sa kanta. Ngayon buksan po natin ang ating mga Biblia sa Galatia chapter 5. Galatia chapter 5. Talata 22 hanggang 23. Basahin po natin ang sabay-sabay, verse 22 at verse 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Ang pandemyang dulot ng coronavirus ay nagpapatuloy at labis na nagtatagal nang di po natin inaasahan. Kaya sa tingin ko, labis po tayong nanlulupaypay dahil ang mga buhay Kristiyano natin ay labis ding nalilimitahan. Pero may kasabihan po, ang tao ay mahina, ngunit ang isang Kristiyano ay malakas. Kaya naniniwala tayo na kasama natin ang Panginoon anumang kahirapan, kapigatian, at sa mga pisikal na pagsubok na tinatanggap natin. Naniniwala po tayo na ang Espiritu Santo ay kasama natin ayon sa pangako ng salita ng Diyos. Kaya kung mas marami ang paghihirap, mas kailangan po nating maging matapang sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Panginoon.
ang mga puso po natin ay hindi dapat manghina. Ito po ay dapat hindi tumalikod kahit kaunti. At dapat tayong mas maging matapang anuman ang paghihirap natin at huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Alam po natin na ang COVID-19 ay isa sa mga nakakahawang sakit. Isa itong pandemya at alam din natin ang Panginoon, iniingatan niya tayo sa pandemyang ito. Sa tingin ko, kailangan lang po natin gawin ang dapat nating gawin bilang isang Kristiyano. Tuloy-tuloy at matapang habang sinusunod naman natin ang mga regulations ng gobyerno. Hindi po natin maaaring suwayin ang batas ng mundo sapagkat nabubuhay pa po tayo sa mundong ito. Kaya dapat nating gawin ang mga gawain ng Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon, na sumusunod sa salita, at patuloy na ipinapangaral ang Ebanghelyo habang sinusunod natin ang batas ng mundong ito. Ano man ang mangyari, huwag po tayong labis na mag-alala dahil tinutulungan po tayo ng Panginoon sa pandemyang ito. Kaya huwag po kayong mag-alala. Tuwing linggo po ng umaga, pinag-aaralan po natin ng iba't ibang talata na may pamagat na mapuno kayo ng Espiritu Santo. Dapat po tayong mabuhay ng normal na buhay Kristiyano. Bakit ko sinasabing normal? Dahil may ilang mga taong hindi po normal. Sinasabi sa Biblia na may mga taong nasa laman pa kahit naligtas na po sila. May mga bata po ang pananampalataya nila. At ang mga musmus na bata ay tinatawag na mga wala pa sa hustong gulang. Hindi nila nalalaman kung ano ang tama at kung ano po ang mali. Sinisikap lang nilang gawin ang ayon sa nais nila. Sila po yung pong tinatawag nating wala pa sa hustong gulang. Maging ang mga Kristiyano, kahit naligtas na, kung ang pananampalataya nila ay wala pa po sa hustong gulang o yung pong tinatawag na immature pa, maaring nasa laman pa po sila. Kaya nananatili sila sa laman dahil nabubuhay po sila ayon sa laman at hindi nila pinag-iisipan ng malalim kung ano ang buhay na dapat mabuhay ayon sa Espiritu at ayaw po nilang sundin ang Espiritu Santo. Kung ang isang bata ay hindi man lang lumalaki at nananatili sa parehong kalagayan, magiging malaking alalahanin po ito ng kanyang pamilya at ng kanyang mga magulang. Sabi po sa Biblia sa Efeso chapter 4 verse 30, at huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Kapag nagkamali po tayo, totoo pong napipighati ang Espiritu Santo. Nagkakamali tayo dahil wala pa sa hustong gulang ang ating pananampalataya o hindi pa po ito mature. Kung wala pa ito sa hustong gulang, mas malakas pa po ang pagnanasa ng laman. Kaya nga hindi po tayo makakatakas sa kapangyarihan ng laman. Kaya kailangan ng Kristiyano na matutunan kung ano ang normal na buhay Kristiyano. Sinasabi po ito ng detalyado dito sa Biblia ang patungkol dito. Ang normal na buhay Kristiyano ay buhay na napupuno ng Espiritu Santo. Kaya sa Efeso 5:18, huwag kayong magpakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Maaari po tayong magpakalasing sa sanibutang ito gaya ng paglalasing natin sa alak. Wala sa kanyang tamang isip ang isang lasing. Maging ang isang taong naligtas ay wala sa tamang isip dahil tinatangay pa ang kanyang puso ng mga walang kabuluhang bagay ng sanlibutan. Ibig sabihin, hindi sila nabubuhay ng tamang buhay. At kahit na po naroon sila sa gayong sitwasyon, hindi nila alam iyon at hindi sila nagsisisi. At nabubuhay pa rin sila sa ganoong paraan. Isa po itong malaking pagkakamali. Naging mga anak na po tayo ng Diyos, tayo pong mga Kristiyano, nagkaroon tayo ng walang hanggang pag-asa at tiyak na layunin ng buhay.
at ang ating pananampalataya ng pagpapahalaga ay nabago na. Ang Panginoon ay kasama po natin at siya ang namumuno sa atin. Kaya dapat natin itong pag-aralan ng detalyado kung ano po ang kahulugan nito. Ang buhay Kristiyano ay hindi na isasagawa sa pamamagitan po ng sariling isipan at sigasig, kundi sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin ng mga salitang mapunukay ng Espiritu Santo ay dapat po tayong hawakan ng Espiritu Santo. Kapag hinahawakan tayo ng Espiritu Santo, ayon sa Galatia 5:16, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ng mga pagnanasa ng laman. Kaya maaari tayong mabuhay na nagbibigay kasiyahan sa Diyos, na nasa kalooban ng Diyos at hindi ginagawa ang pagnanasa ng laman. Para po dito, dapat po tayong mapuno ng Espiritu Santo. Sinasabi ng Biblia ang maraming mga salita para po sa normal na buhay Kristiyano. Ang pangunahing punto ay ang mabuhay sa kapangyarihan ng Espiritu Santo sa pamamagitan po ng pagkapuno ng Espiritu Santo. Maaari tayong mabuhay bilang normal na tunay na Kristiyano at natural itong mangyayari kung napupuno tayo ng Espiritu Santo. Kaya dapat po natin itong tandaan. Hindi po natin dapat kalimutan ng salitang ito. Kaya ngayon, sasabihin ko po ang tungkol sa buhay Kristiyano na nasa kapuspusan ng Espiritu Santo at pagkatapos ang tungkol sa mga bunga ng Espiritu Santo. Ang isang puno po ng mansanas, nagbubunga yan ng mansanas. Ang ubas, ubas. Kung ang Espiritu Santo ay nasa atin at sumusunod tayo sa Kanya, nagbubunga tayo ng mga bunga ng Espiritu Santo. Kailangan po nating matutunan ito isa-isa, kaya tignan po natin Colossians chapter 1, verse 6. Alam ko pong pamilyar po kayo sa talatang ito. Colossians chapter 1, verse 6. Na dumating sa inyo, gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawa ng biyaya ng Diyos sa katotohanan. Sabi, ang ebanghelyo na dumating sa inyo. Ang ebanghelyong ito ay nagsimula sa Jerusalem, ipinangaral sa buong Judea, Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Gaya po ng batis ng tubig na dumadaloy sa tuyong lupa at ang mga namatay na nilalang ay muling nabuhay, ang Espiritu Santo po ang bumubuhay sa mga patay na kaluluwa at nagbabago ng puso at buhay ng mga nauuhaw na tao. Ang Ebanghelyo ay dumating po maging sa atin, kaya mula po sa Jerusalem hanggang sa dulo ng silangan. Yan ang kasaysayan ng Espiritu Santo. Kaya nga sa Gawa 1, versikulo 8, sabi, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Sabi, hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Kaya naligtas po tayo dahil ang Ebanghelyo ay ipinangaral hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Hindi natin masabi kung gaano kadakila ang pagpapala ng Panginoon na tayo po talaga ay naligtas, lalo na sa katapusan ng panahon. Kaya sabi na dumating sa inyo, gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Nasa Ebanghelyo po nakasulat ang plano ng Diyos at ang masaganang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga may araw na narinig natin ang Ebanghelyo, may araw na naunawaan natin ang biyaya ng Diyos, araw na tiyak ng kaligtasan. Isang araw lamang po ito sa buhay natin. Mayroon din po akong araw na ito. Ito po yung happy day, the day when Jesus washed my sins away. Happy day! Ito ang araw na naligtas tayo. At mula sa araw na yon, tayo po ay nabago. Ang Ebanghelyo po ay ipinangaral sa mga taga-Kulosas noon at maraming mga tao ang naligtas. Kaya mula po sa Kulosas hanggang sa ibang mga lugar,
Kaysa bigayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo, sa mga taga-Kolosas. At kung saan ipinapangaral ang ebanghelyo sa buong mundo, mayroong nangyayaring mga bagay. Ang buhay ay nagbubunga ng paglago at nagkakaroon ng mga bunga. At sa lugar kung saan po ipinapangaral ang ebanghelyo, isang bagong buhay ang isinisilang. Pagkatapos, nagbubunga ng mga bunga para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi, kung paanong ito, yung ebanghelyo, ay namumunga. Ang pananampalataya po ay lumalago. Kaya ang bawat tao po ay lumalaki rin. Gaya nito, ang salita ng ebanghelyo ay naikakalat sa mundo. Pagkatapos maligtas, kailangan po patuloy na lumalago. Ang ibang mga tao sa church ay lumalago ang pananampalataya at ang church ay nagiging mas malakas at maaaring ipangaral ang ebanghelyo sa mas maraming mga tao. Ang tunay na buhay po ay nagbubunga pagkatapos nagsisilang ng ibang mga buhay. Kung titignan nyo sa halamanan ng Eden, dati may dalawang tao lamang. Sila po si Adan at si Eva. Pero ngayon po, nasa 7.5 billion na po ang mga tao. Gaya nito, ang lugar kung saan ipinapangaral ang ebanghelyo ay nagbubunga rin ng mga buhay. Ang isang bagong silang na Kristiyano, ang isang anak ng Diyos ay isinilang. Kaya sabi, gayon din naman sa inyo, kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo. Ang ebanghelyo ay lumalago, namumunga. Yan po ang kasaysayan ng buhay ng ebanghelyo. Ang pananampalataya ng isang tao ay lumalago at maging ang church din po. At habang lumalago ang pananampalataya, ang ebanghelyo ay maaaring maipangaral. Ganito rin po ang paglago ng ating church. Nagsimula po ang ating church noong 1983 at mula ngayon, makalipas po ang 38 na taon, sa ngayon, ang ebanghelyo po ay ipinapangaral na sa pamamagitan ng ating church sa lahat ng lugar sa ating bansa at maging sa buong mundo. Noong simula, ang mga naligtas po ay nasa halos nasa 30 miyembro lang. Dati po, nagtipon lang po kami sa Bang Beidong upang simulan ng ating church. At idinaos po namin ang unang summer retreat sa Manan Elementary School at halos nasa 700 lang nakatao po ang nagtipon-tipon noon. Pero ang Diyos po ay namunga ng masaganang mga bunga sa loob po ng ilang mga dekada. Ngayon, ang bilang po ng ating church sa South Korea, ito po ay umaabot na ng 221 at may mga churches po tayo sa 78 na mga bansa sa buong mundo. Kaya namunga ang Diyos ng maraming mga bunga sa pamamagitan po ng ating mga churches. Kung titignan, napakagaling po nito. Maging sa ngayon po, sa bawat taon, tumataas po ang bilang ng mga churches. Talaga pong lumalago at nagkakabunga, kaya napakagaling, amazing po ito. Kaya tama, sabi, gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo. Kung saan po ipinapangaral ang ebanghelyo, maraming mga bagong buhay ang isinisilang. At mula roon, patuloy na ipinapangaral ang ebanghelyo sa ibang mga lugar at magkakaroon din po ng mga bunga. Gaya po nito, ang kasaysayan ng Diyos ay ipinapakita sa lugar kung saan ipinapangaral ang ebanghelyo. Hindi po ba ito kamangha-mangha? Ito po ang kasaysayan ng buhay. Tignan din natin sa Colossians chapter 1 verse 10. Verse 10, upang kayo lumakad ng nararapat sa Panginoon na lubos na nakakalugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Sabi dito, upang kayo lumakad ng nararapat sa Panginoon na lubos na nakalulugod sa Kanya. Ibig sabihin, na ang mga Kristiyano, ligtas na Kristiyano ay dapat lumakad ng nararapat sa Panginoon. Kasing kahulugan po nito na dapat tayong lumakad ng nararapat alinsunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon po, hindi lamang tayo naligtas kundi lumalago ang ating pananampalataya. Kaya sabi, upang kayo lumakad ng nararapat sa Panginoon
na lubos na nakakalugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Nakakalugod po sa Diyos sa lahat ng mga bagay na namumunga tayo po sa bawat gawang mabuti. Namumunga ito ng mga bunga para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang mga salitang ito ay nagaganap kapag namumuhay kayo ng normal na buhay Kristiyano. Habang lumalago ang ating pagkakilala sa Diyos, sabi, ang pananampalataya po natin ay unti-unti ring lumalago at habang tayo lumalakad ng nararapat sa Panginoon at namumunga para sa kaluwalhatian ng Diyos, ang ating espiritual na kaalaman ay unti-unting lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Kaya sabi, lumalago. Ang mga matatandang tao ay natututo sa buhay sa pamamagitan ng pagdanas ng maraming paghihirap o pagdurusa. Ganyan po yung mga matatanda. Kaya tinatawag po silang marurunong o may wisdom na dahil marami ng experiences. May mga bagay po na mahirap maunawaan para sa mga taong hindi pa nakakaranas ng mga paghihirap. Kapag lumalago ang mga Kristiyano sa pananampalataya, nakikilala nila ng mabuti ang Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng kalooban ng Diyos at mas nakikilala nila ang Diyos habang atwal nilang nararanasan ang Kanyang kabanalan at ang Kanyang kaluwalhatian. Ganun mas nakikilala po natin ang Diyos. Kaya nga, dapat na patuloy po tayong lumalago. Kaya kung titignan natin, sa 2 Peter chapter 3 verse 18, sabi, subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sapat na po ba ang lumago ng ganito lang? Sabi, sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at hanggang sa araw ng walang hanggan. Amen. Kaya dapat po tayong patuloy na lumago. Lumalago hanggang sa maabot na po natin o makaabot tayo kay Kristo. Ngayon, tignan din po natin Colossians chapter 2 verse 9 at verse 10. Verse 9 at 10. Sapagkat sa kanya'y naninirahan ng buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan at kayo'y napuspos sa kanya na siyang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Tinutukoy po ng verse 9, sabi sa kanya, yung kanya po dito, si Kristo. Sa kanya, kay Kristo, naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan ni Jesus. Kaya sa John chapter 1 verse 14, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Sinabi niya dito na ang Diyos ay naka Jesus na dumating sa mundong ito bilang tao at siya ay napuspos ng biyaya at katotohanan ng Diyos. Kaya sa John 1 verse 16, mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat, biyaya na sinusundan pa ng ibang biyaya. At ang kapuspusan po na mula kay Jesus ay inilipat na sa atin at ibinigay sa atin noong tayo'y naligtas dahil pinag-isa na tayo kay Kristo. Kaya mula sa kanyang kapuspusan tumanggap tayong lahat, biyaya na sinusundan pa ng ibang biyaya. Kayong kapuspusan ng pagka-Diyos ay naninirahan sa katawan ni Kristo. Kaya sabi at kayo'y napuspos sa Kanya. Kapag may kaugnayan po tayo kay Kristo, ang kapuspusan iyon ay naibibigay na po sa atin, kapuspusan. Kaya kailangan yung pag-isipan ng tungkol sa salita ng kapuspusan. Punuin, ibig sabihin maging puno. Si Jesus ay puno ng biyaya at katotohanan ng Diyos. Kung gayon, kapag binuksan mo ang iyong bibig, ang biyaya ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, at ang katotohanan ng Diyos ay maihahayag. Ang ibang mga tao ay puno lang po ng galit at kapag binuksan nila ang kanilang mga bibig, masamang salita ang lumalabas at mga masasakit na salita. Lumalabas ito sapagkat ito ay nasa loob. Kaya nga sabi, kayo'y napuspos sa Kanya. Ibig sabihin, normal lamang sa atin na mabago sa pamamagitan ng biyaya at katotohanan kay Jesus.
Anong ibig sabihin kapag sinabi ng church ay ang katawan ni Kristo? Ang buhay ni Jesus ay nasa atin na ngayon. Ibinibigay na sa atin at naibigay na sa atin ng puso ni Jesus. Ang kapuspusan ng kabanalan ng Diyos kay Jesus ay nasa atin na po at normal ito. Kaya nga, kung tayo ay na kay Kristo, dapat nasa atin din ang kapuspusang ito. Kaya nga, at mula sa kanyang kapuspusan, tumanggap po tayong lahat, biyaya na sinusundan pa ng ibang biyaya. Dapat patuloy tayong makatanggap ng kapuspusang ito. Ang kapuspusang ito ay hindi natatapos kapag natanggap mo na po ito. Para pong sa cellphone po natin, gumagana po ito ng mabuti, tama? Pagkatapos unti-unti nang humihina ang battery nito at namamatay, dapat ko po itong i-recharge ulit. Ang mga sasakyan ay dapat ding patuloy na kinakargahan ng gasolina, ng langis. Hindi matatapos isang beses po yung pagpupuno ng Espiritu Santo. Dapat patuloy ito araw-araw. Dapat napupuno tayo araw-araw. Kaya nga, biyaya na sinusundan pa ng ibang biyaya. Sa John chapter 10 verse 10, sabi po, ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Kaya dapat natin patuloy na natatanggap ang buhay ng Panginoon ng may kasaganaan. Talagang kinakailangan po natin ito. At sa pamamagitan lamang nito, yan po, dyan tayo makakapamuhay ng normal na buhay sa pananampalataya. Kapag kinabit mo ang makina sa kuryente, gumagana po ito ng mabuti. Maging ang mga malalaking makina sa mga pabrika ay maaaring buksan at isara kapag ginalawang switch ng kuryente. Kapag nakasara ang kuryente, nakasara lahat. Ni hindi man lang gumagalaw ang makina, tulad ng makinang gumagana kapag nakakabit sa pinagkukunan nito ng lakas, kapag nakakabit tayo kay Jesus, puno tayo ng biyaya ng katotohanan ng lahat ng kabanalan ng Diyos. Kapag nakakabit tayo kay Jesus, nasa atin ang kapangyarihan. At ang gawain ng Panginoon ay nagagawa natin. Tulad ng kapangyarihan ng Diyos na gumawa kay Jesus noon, gumagawa ito ngayon sa atin. Kapag nakakabit tayo kay Jesus, ang kapangyarihang iyon ay nasa atin. At ang gawain ng Panginoon ay natural nating nagagawa. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ng mga gawang aking ginagawa at lalong dakilang mga gawa kayo sa rito ang gagawin niya. John 14 verse 12. Sa 1 John chapter 2 verse 6, ang nagsasabing siya'y nananatili sa kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. Kaya kapag ang Panginoon ay nasa akin at ako ay nasa Panginoon, nasaan ang Panginoon? Ang Panginoon ay gumagawa sa akin. Tulad ng ginagawa ng Panginoon, nag-iisip ako, nagsasalita ako at kumikilos ako ng paunti-unti ng higit at higit pa. Kamangha-mangha ito. Ito ang Christian life. Hindi dapat natin isipin na isa itong bagay na malayo sa atin. Ang mga salitang ito ay sinasabi sa atin. Hindi ba isang himalan ang makasalanang papunta sana sa impyerno ay naligtas? Paano ngang mamamatay at makasalanan ay biglang naligtas at paano naging anak ng Diyos ang taong dapat pupunta sa impyerno ngayon papunta na sa langit? Ito po ay ginawa ng Diyos. Himala po ito, kapangyarihan ng Diyos ng ating mga puso. Na tayo po ay mabuhay, isang himala. Hindi ito isang bagay na ginagawa natin ng sarili. Ngayon tignan din natin sa Efeso. Efeso chapter 3 verse 18 hanggang 19. Verse 18 at 19. Efeso chapter 3 verse 18 to 19. Na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok kasama ng lahat ng mga banal, ang luwang, haba, taas, at lalim, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman, upang kayo mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Sabi dito, kasama ng lahat ng mga banal. Kasama ng lahat ng mga banal. Nang maligtas tayo, natanggap natin ito ng sarilinan. Siya ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan. Sabi sa bawat dumarating sa sanlibutan, kaya matapos akong maligtas, hindi na ako nag-iisa.
Kapag naipanganak ang isang tao, may pamilya na po siya. Nariyan ang ama, ina, mga kapatid, mga tiyo, tiya, sariling pamilya. Tama po? Doon po, sila ay iniibig at inaalagaan at pinapalaki. Hindi maaring mabuhay at lumaki ang isang bata ng sarilinan lamang. Tama po ba? Ang salitang kasama ng lahat ng mga banal ngayon ay nangangahulugan kasama ng mga ligtas, mga brothers and sisters. Kaya matapos tayong maligtas, inilagay tayo ng Diyos sa church. Kasabis, kasama ang lahat ng mga banal upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman. Bagaman nauunawaan na natin ang pag-ibig ng Diyos o ang pag-ibig ni Kristo, kaunti lamang po actually ang nauunawaan natin dito. Alam ng isang maliit na bata na mahal siya ng nanay at tatay niya, ngunit alam ba niya kung gaano siya kamahal ng kanyang mga magulang? Hindi lahat. Alam niyo po kapag Mother's Day, umaawit ang mga bata, sabi nila, "The sky is high and high, but I have another one that is higher than that," sabi po. "The love of mother who gives birth and raises me." Kaya nang kinakanta ng mga bata at sana po ilagay rin natin ang mga tatay. Nalulungkot po ako para sa mga tatay minsan. Anyway, hindi sila kaagad na nakikinig sa kanilang mga magulang habang bata. Bakit? Sapagkat hindi pa po nila ito lubos na nauunawaan yung pag-ibig. Kaya kahit na kinakanta po nila, sa kalaunan, kapag nakapag-asawa na siya at nagkaroon na rin ng mga anak at nagpapalaki na ng mga anak, doon lamang niya tunay na nauunawaan ang pag-ibig ng kanyang mga magulang. Ang makilala ang pag-ibig, hindi ba naglalaan dito ng oras? Kaya matapos kong maligtas, ang maunawaan ko ng sariminan ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman kasama ng lahat ng mga banal, ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman, nangangahulugan ng pag-ibig na hindi natin lubos maisip at hindi maaaring maunawaan. Nakilala natin ang pag-ibig na ito, dapat higit at higit pa. Kaya kailangang mas higit na nakikilala ang pag-ibig, na mas iniibig ko ang Panginoon at sinusunod ang salita ng Panginoon. At dahil na iniibig ko ang Panginoon, mas maaari na akong mabuhay para sa Panginoon. O di kayo mamatay para sa Kanya at gawin ang lahat ng mga bagay para sa Panginoon. Iniligtas tayo ng pag-ibig ng Diyos ng walang kapalit. At habang nauunawaan natin ang pag-ibig na iyon at lumalago ang pag-ibig sa atin, maaari kong ibigin ng lubos ang Panginoon para sa Panginoon, ibigin ng Panginoon ng higit pa sa mga bagay sa sanlibutan ito at mabuhay para sa Panginoon. Kaya sabi dito sa Efeso chapter 3 verse 18 to 19 na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok kasama ng lahat ng mga banal, ang luwang, haba, taas at lalim, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman, upang kayo mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Kaya nakikilala natin ang pag-ibig na iyon. Gaano kalawak ang pag-ibig na ito? Mas malawak pa po kaysa sa dagat. Ang taas ng pag-ibig na ito, gaano po kataas? Mas mataas kaysa sa langit. Gaano kalalim? Mas malalim kahit na yung pinakamalalim na dagat. Mas malalim po ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, iniwan ng Diyos ang banal at maluwalhating lugar at bumaba sa mababa at hamak na sanlibutan ito. Nakilala natin ang pag-ibig ng Diyos na siyang malawak upang ibigin ang lahat ng tao sa mundong ito. Malalim upang yakapin ang lahat ng tao sa mundong ito. At kung saan maging ang mga makasalanang mahuhulog magpakailanman sa impyerno, ay itinaas po niya. Ito ang walang hanggan at walang katapusang pag-ibig. At dapat patuloy po natin itong nakikilala. Kaya sabi, upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman, upang kayo mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Kaya habang patuloy na nakikilala ang pag-ibig na iyon, nasusulat, ng lahat ng kapuspusan ng Diyos upang kayo mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Ang kapuspusan, ibig sabihin ay mapuno ng pag-ibig ng Diyos, ng lubusan. Ito ay napupuno sa pamamagitan ng salita ng Diyos.
Mapupuno tayo sa kaalaman ng kalooban ng Diyos. Kapag nabubuhay ka na tanging sa kaluwalhatian ng Diyos, pupunuin ka ng kaluwalhatian ng Diyos. Kaya sabi, ng lahat ng kapuspusan ng Diyos, upang kayo mapuno nito. Mapuspos, mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Kaya nanalangin si Apostol Pablo para dito, na mapuno lahat ng mga banal. Tayo rin naman po ay dapat na maging masigasig na hanapin din ang kapuspusan ito. Gayunpaman, simula nang maligtas ako, ganito na ang pamumuhay ko hanggang ngayon. Kaya mamumuhay na lang ako ng ganito, ganyan ang ibig sinasabi ng iba. Hindi po dapat ganyan. Hindi kayo dapat maging tulad ng mga taga-sanlibutan. Dapat tayong mamuhay na may natatanging buhay. Kaya dapat tayong mapuspos. Hindi lamang po ang mga pastor, mga missionary, hindi lang po sila ang dapat na mapuspos. Ang lahat ng mga Kristiyano ay dapat na mapuspos din. Ang asawang babae ay dapat mapuno ng Espiritu Santo. Yung kanyang asawang lalaki ay dapat mapuno rin po ng Espiritu Santo. Doon lamang ninyo maaaring magampanan ng tama ang pagiging asawang babae, pagiging nanay o di kaya asawang lalaki. Kaya dapat kayong mapuno ng Espiritu Santo upang makapamuhay ng normal bilang mga anak ng Diyos. Ang lahat ay dapat na mapuno. Ang kapuspusan na hindi po espesyal, normal lamang po ito. Normal sa mga Kristiyano, hindi espesyal, tandaan niyo po yan. Kaya sabi, upang kayo'y mapuno, dapat ninyong naisin ang kapuspusan ito. Kapag kayo ay napupuno ng Espiritu Santo, yan ang normal na Christian life. Ito yung pagiging puno ng Espiritu Santo. At kung hindi napupuno, ibig sabihin hindi ka normal. Marami tayong dapat na matutunan sa kung ano dapat ang gawin upang matanggap natin ang kapuspusang ito ng Espiritu Santo. Kaya tignan natin, John chapter 15, verse 5, Juan kapitulo 5, versikulo 5, verse 5 hanggang verse 6, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya ay itatapong katulad ng sanga at matutuyo, at sila ay titipunin at ihahagis sa apoy at masusunog. Kasi sinabi ng Panginoong Yesus dito, sabi niya, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang Diyos ang magsasaka na nagpapalago ng mga puno ng ubas. Ang Diyos ang nagtanim ng puno ng ubas at nang maligtas ka, ang sangang iyon ay lalabas at didikit ito kay Jesus. Sabi ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ibig sabihin nakakabit ang sanga sa puno ng ubas. Kung ito ay nakakabit, sabi, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Ang resulta, nagbubunga kapag nakakabit. Ang sanga na nakadikit ng mabuti sa puno ay lumalago dahil may nutrisyon mula sa mga ugat at nagbubunga. Nagbubunga ito ng mabuting bunga. Kaya ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Magbubunga po ito ng marami. Ano ba ang gusto ng magsasaka? Umaasa po sila ng magandang bunga. Yan ang nais ng isang magsasaka. Kaysa Ebanghelyo, ayon kay 1 chapter 5, dito po sa verse 8, kapag mayroon pong bunga, sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking ama na kayo'y magbunga ng marami. Kaya dapat kang magbunga ng maraming bunga para po sa karangalan ng iyong ama. Ito ang bunga ng kaluwalhatian ng iyong ama. Subalit, sabi po, kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, kung ang mga sanga ay hindi nakakabit sa puno, sila itatapong katulad ng sanga at matutuyo.
Kung ito ay hindi nakakabit, ito ay agad na natutuyo kapag ito ay nabali. Sa una, mayroon itong dahon, ngunit pagkalipas po ng ilang mga sandali, mamamatay ito sapagkat ito ay matutuyo. Walang bunga, walang kahit ano. Anong ibig sabihin ito? Ibig sabihin po ang Kristiyano kapag hindi nabuhay sa Panginoon, matutuyo siya na gaya ng tuyong sanga. Ang ibig sabihin ng ihahagis sa apoy ay hindi po nangangahulugan na yung pong mga naborn again na Kristiyano ay mapupunta sa impyerno, hindi po ganun. Kundi ang kanilang buhay Kristiyano ay pwedeng tuluyang bumagsak. Kaya sabi sa 1 Korinto chapter 3 verse 15, kung ang gawa ng sinumang tao ay matupok, siya ay malulugi. Ibig sabihin ay nagiging kahiyahiya siya. Halimbawa po si Lot, lumabas mula po sa Ur ng mga Kaldayo kasama ng kanyang tiyong si Abraham. Noong si Abraham ay umalis, sumunod sa kanya si Lot. Kalaunan, naisip ni Lot ang lungsod ng Sodoma. Ito po ay mukhang maganda para sa kanya at iniwanan po niya si Abraham. Ang pag-iwan niya kay Abraham ay katulad sa pag-iwan sa Diyos. At nung winasak ng Diyos ang lungsod ng Sodoma sa pamamagitan po ng apoy at asupre, siya lamang ang nakaligtas. Sinasabi ng Biblia na ito ay kahiyahiyang kaligtasan, bagaman siya ay naligtas. Kaya sabi, bagaman maliligtas, ngunit tanging sa pamamagitan ng apoy. Hindi dapat ganito, baka sabihin niyo, anong mali doon? Anyway, sa langit naman na ako. At least, makakapunta sa langit. Kapag ganyan po ang pangangatwiran niyo, hindi ko po alam kung talagang ligtas ka na po talaga. Huwag pong ganyan. Ngayon naligtas na tayo, tayo ay naging anak na ng Diyos at ang Espiritu Santo ni Kristo, ang Banal na Espiritu po ay nasa atin na. Ang Diyos, siya na po ngayon ang mangunguna sa natitirang buhay natin at hindi magtatagal tayo ay papasok sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi na po tayo dapat mabuhay gaya ng dati. Sa 2 Corinthians 5:17, sabi, ang mga lumang bagay lumipas na, tignan nyo, ang lahat ay naging bago. Kaya dapat mamuhay ng may lakas ng loob sa harapan ng Diyos at sa mga tao. May tapang, hindi po ba? Ano ang kaibahan sa pagitan natin at ang mga hindi ligtas? Pagdalus sa church, masipag sa gawain, hindi ito sapat. Kailangan may bunga po tayo. Tingnan po natin Filipos chapter 1, chapter 1 verse 11. Filipos chapter 1 verse 11. Verse 11. Na mapuspos ng mga bunga ng katwiran sa pamamagitan ni Jesucristo sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. Sabi sa pamamagitan ni Jesucristo, sa pamamagitan ng kaligtasan at sa pamamagitan ng kasaganaan ng buhay at kapangyarihan na naitutustos sa pamamagitan ni Jesus. Sabi, na mapuspos ng mga bunga ng katwiran sa pamamagitan ni Jesucristo sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. Ang buhay natin, ito po ay dapat para sa kaluwalhatian at pagpupuri sa Diyos. Ang mga magulang ay napaparangalan kapag ang kanilang mga anak ay naipanganak, napalaki, nabubuhay ng normal na buhay, magandang buhay, at kapag napupuri sila at iginagalang ng mga tao. Tama po? Tiyak na masaya ang magulang kapag nagkagano ng kanyang anak. Ang ina na nagsilang sa kanya ay mapalad at kahanga-hanga. Ang tatay na nagpalaki ng taong iyan ay magaling, sabi ng mga tao. Kaya ang papuri ay sa magulang. Tama po? Kung tayo ay puspos ng mga bunga ng katwiran, magiging kaluwalhatian at kapurihan po ito para sa Diyos. Minsan, mahusay silang umawit ng himno sa kanilang bibig. Sabi nila, I love you more. More than ever. But still there is not, whether we live or not. Believe or die, use us as you will, sabi nila. Pero namumuhay sila ayon sa gusto nila. Kaya ang pagpupuri ay nababagay sa matuwid. Subalit maraming tao ang nagsisinungaling na nagpupuri. Tama po, kapag nananalangin sila, nagkukunwara silang nabubuhay sila sa Panginoon. Ngunit kung titignan ng tunay na buhay nila, hindi ganon. Kaya hindi po dapat maging ganito.
Kaya nga sa Efeso chapter 1 verse 14, sabi sa tungkol sa mga Kristiyano, sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian, upang ang buhay nila ay maging gaya ng himno. Ang mga manunugtog, kahit titignan lamang po nila yung score, ang melody po ay agad po nilang nakikita at dumadaloy kaagad sa kanila. Kapag nakikita ng Diyos ang ating mga buhay, ang papuri sa Diyos ay dapat dumadaloy din sa ating buhay. Ang buhay natin ay maging kanyang kaluwalhatian dapat, maging karangalan sa kanya. Mangyayari yan kapag mayroon pong kapuspusan sa atin, kapuspusan ng mga bunga ng katwiran. Kaya dapat ang buhay po natin nahahayag sa atin yung kaluwalhatian upang mapuri at maluwalhati ang ating Ama. Mapapurihan at mabigyan ng karangalan ang parangalay sa Kanya. Tignan din natin sa ikalawang Pedro chapter 1 verse 8. 2 Peter chapter 1 verse 8. Ikalawang Pedro chapter 1 verse 8. Sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Si Apostol Pedro po ay nagsasalita tungkol sa kabutihan na dapat mayroon ang mga Kristiyano. Sabi niya, sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, kung ang mga Kristiyano ay may maraming kabutihan na dapat meron sila, sabi niya, hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya huwag kayong maging tamad sa paglago sa pagkakilala kay Jesus. At hindi ang ulo lang natin ang lumalaki dapat, kundi natututo tayo sa pagsunod. May mga tao na nagkukulong at sinasaulo ang Biblia mula po Genesis hanggang Revelation. May mga nag-aaral ng mga libro ng mga tao na ini-interpret ang Biblia. Alam niyo po, hindi yan ang paraan para malaman ang Biblia. Ang tawag dito ay patay na kaalaman. Ang lahat ng mga bagay na alam natin sa Biblia ay natututunan natin sa pamamagitan ng pagsunod sa bawat salita. Iyon ang talagang pagkatuto kapag tayo po isinasabuhay po natin ang mga talatang natututunan natin. Kaya hindi ako tinatamad na kilalanan si Jesucristo. At habang natututo tayo, isinasaulo at sundin ang salita pa isa-isa, doon natin makikilala si Kristo. Kaya nga, kailangan ng paggawa pa isa-isa, sundin ang salita, gawin. Upang yung salita ay maisabuhay natin, magkatotoo ito sa atin. Kaya subalit lumago kayo sa biyaya, sabi po, at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi kayo magiging walang bunga. Hindi kayo dapat maging mga walang bunga. Ang mga sanga ay nakakabit sa puno, ngunit hindi ito nagbibigay ng mabuting bunga. Kakaiba kapag ganon. Anong klaseng puno yan? Mga kapatid, sinasabi kaya't makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Hindi natin alam kung ang isang tao ay naipanganak na muluhi hindi. Sa pamamagitan lamang ng pakikinig, kapag naririnig natin ang kanyang patutuo, iniisip natin mukhang ligtas na siya. Sa iba naman, dapat mapatunayan ng kaligtasan niya sa pamamagitan ng salita at gawa. Kaya sabi, ayaw na niya na magiging mga walang bunga tayo. Huwag tayo dapat maging mga walang bunga. Kaya napapatunayan ng kaligtasan dahil may bunga. Sa Efeso chapter 3 verse 16, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob.
Ang Espiritu Santo ang nagpapaunawa po sa atin ng biyaya ng Diyos at unti-unting nagbabago ng ating mga puso at buhay sa pamamagitan ng salita at pinalalakas tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya sabi na kayo'y palakasin at habang lumalago, lumalakas tayo. Ang maliit na bata ay hindi makakagawa ng malalaking bagay. Kapag lumaki na siya, matutulungan na niya ang kanyang tatay at makakagawa ng mas mabibigat na gawain. Kaya kailangan po nating lumakas. Ang leon ay napakalakas. Ngunit gaya po ng alam nyo, kapag maliliit pa sila at kung hindi sila puprotektahan ng kanilang nanay, lalapain po sila ng mga hayina hanggang sa mamatay sila. Ngunit kapag ang leon ay lumaki na, nagiging malakas na hayop ito, at hinding-hindi po niya uurungan kahit sino mang hayop. Gayun din po, kung tayong mga Kristiyano ay mahina pa sa pananampalataya, hindi natin mapagtatagumpayan ang laman. Hindi natin kayang daigin ang sanlibutan at ang diablo at matatalo tayo kapag mahihina. Subalit, kapag lumalago tayo sa pananampalataya na paglalabanan na natin ang pagnanasa ng laman, ng sanlibutan at ng diablo at nagiging matagumpay po tayo. Kung ang katawan natin ay mahina, kahit na maliit at hindi nakikitang virus, nahahawa tayo at maaaring mamatay. Kahit gaano pa kumakalat ang coronavirus, kung malakas tayo, ang virus po ay papasok sa katawan natin at later on mawawala. Alam niyo po ba na ang mga mikrobyo ay pumapasok at umaalis sa mga katawan natin nang hindi po natin namamalayan? Subalit kung ang katawan ay mahina, papasok ang mikrobyo at nagdudulot po ito ng sakit. Kaya nga, kung mahina ka, magkakasakit ka. Kaya kailangan po natin maging malusog. Kaya sabi na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob. Kahit ang ating pagkataong loob ay walang magagawa kung mahina tayo. Nagiging mahina tayo para sa paggawa ng mga gawain ng Diyos kung mahina yung pagkataong loob. Kaya kahit sa mga malilit na gawain na ginagawa natin para sa Panginoon, minsan sinasabi natin, ang hirap. Ang hirap naman. Sinasabi natin, hindi ko na kaya. Kaya kailangan lumakas yung pagkataong loob. Kaya kung mahina tayo, wala tayong magagawa talaga. At kapag nanghihina, sasabihin natin, ayaw ko na. Ganyan kung mahina po ang pagkataong loob. Kaya hayaan po ninyong ibahagi ko po sa inyo this time ang tungkol na po sa bunga ng Espiritu Santo. Kaya balikan natin ang Galatia chapter 5 verse 22. Verse 22. Galatia chapter 5 verse 22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Sa verse 19, sabi, ngayon ay hayag ang magagawa ng laman. Sa naunang verse, sinabi ang lahat ng mga kasalanan mula sa pagnanasa ng laman at dito naman, sinabi ang tungkol sa bunga ng Espiritu na kasalungat nito. Ang nabubuhay ayon sa laman, bunga laman. Kung saan ginagawa ang gawa ng laman? Sinabi na ang dulo nito ay kamatayan. At kung natanggap na natin ang buhay ng Diyos at may banal na Espiritu ng Diyos, kung ang banal na Espiritu ay kumikilos sa atin, binabago nito ang ating puso at buhay, kaya nagbubunga po tayo. Iyan ngayon ang bunga ng Espiritu. Sa mga bunga ng Espiritu, ang nauna po ay ang pag-ibig. Kaya sabi, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Kung itatanong nyo kung ano ang pinaka nakamamanghang salita sa buong Biblia, ito po ay walang iba kundi ang pag-ibig ng Diyos. Yan ang content, pinakamagandang content ng Biblia.
sa 1 John chapter 4 verse 16. At ating nalaman at sinampalatayanan ng pag-ibig ng Diyos para sa atin, ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay hindi ang may maraming pag-ibig. Siya mismo ang pinagmumula ng pag-ibig. Ang sagan ng pag-ibig ng Diyos ay bumubukal gaya ng tubig na buhay. Ibig sabihin, siya po ang pinanggagalingan ng tubig na buhay. Kaya dito sa 16, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ng mga pagnanasa ng laman. Kung susundin natin ang Espiritu, hindi lamang natin matutupad ang hangarin ng laman, kundi ang pagnanais rin naman ng Espiritu. Ibig sabihin po na ang bunga ng Espiritu ay mahahayag. Sa pamamagitan ng pagbunga ng bunga ng Espiritu, naluluwalhati natin ng Diyos at nagiging karapat-dapat tayo sa harapan po niya. Bago po tayo maligtas, tayo ay karapat-dapat mapunta sa impyerno. Tayo noon ay mga makasalanan, nasa ilalim ng galit ng Diyos, paghuhukom at sa walang hanggang pagkawasak. Ngunit ngayon, after ng salvation, unti-unti tayong binabago ng Espiritu Santo ang ating puso, buhay, upang maging karapat-dapat tayong makapasok sa kaharian ng Diyos. Alam niyo po ba kung bakit pinapahintulutan pa tayong mabuhay ng Diyos pagkatapos maligtas? Marami pong dahilan. Ngunit ang isa sa mga ito ay upang maluwalhati ang Diyos at maging karapat-dapat tayong makapasok sa kaharian ng Diyos. Parang ganito po, ang prinsipe ay ipinanganak bilang anak ng hari. Ngunit maaari ba po siyang mabuhay bilang parang pulubi? Kailangan niyang ingatan ng kanyang karangalan bilang isang prinsipe na kinalaunan siya po ay magiging hari. Kailangan niyang matanggap ang edukasyon. Pagkatapos nating maligtas, alam niyo po ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, siya na po ang ama natin. Ang mga anghel ay hindi maaaring maging mga anak ng Diyos. Ngayon ang banal na Espiritu, siya po ang nagpapalusog, nagtuturo, nagbabago sa atin araw-araw upang tayo ay maging karapat-dapat na pumasok sa kaluwalhatian na iyon bilang mga anak ng Diyos. Kaya ang bunga na nahayag sa pamamagitan ng kaloob ng Espiritu Santo ay ang bunga ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, siya po ang tumutulong sa atin upang tayo ay maborn again. Pagkatapos maborn again, siya rin po ang nagbabago ng ating puso at buhay. Tama po? Tinutulungan lang ba tayo ng Espiritu Santo na maligtas? Hindi po. Pagkatapos nating maligtas, siya rin ang unti-unting nagbabago sa atin. Siya ang nangunguna sa atin upang maging higit at higit pang kagaya ng pagkatao ni Kristo na magkaroon ng katangian ng Diyos. Kung susundin ninyo ang pagnanasa ng laman, kahit kailan na hindi kayo magbubunga ng bunga ng Espiritu. Ang bunga ng laman at bunga ng Espiritu ay hindi po maring mahayag sa magkaparehong pagkakataon. Ang pag-ibig dito ay iba sa pag-ibig ng tao. Ito pong binabanggit na bunga. Pag-ibig. Ang bagong tipan ay orihinal na naisulat po sa Griego. At sa wikang iyon, may ilang mga salita na tumutukoy po sa pag-ibig. Halimbawa po, sa Griego ay ang salitang storge na tumutukoy sa pag-ibig ng magulang at mga anak. Philia naman tumutukoy sa pag-ibig ng magkaibigan. Eros tumutukoy sa pag-ibig sa pagitan ng babae at lalaki, samantalang agape ay para sa pag-ibig ng Diyos. At sa talata po dito, ang pag-ibig ay nasa salitang agape. Yan ang ginamit para po sa pag-ibig. Ang agape ay lubos na magkaiba, iba po ito sa pag-ibig ng tao. Ito po yung banal na pag-ibig, perpekto, ganap, walang hinihinging kapalit, walang hanggang pag-ibig. Ito po ay katangi-tangi. Yan po yung agape. Walang hinihinging kapalit, perpekto, ganap, banal. At sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, dahil sa pag-ibig ng Diyos, naligtas tayo.
Kesa 1 John 4 verse 9, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Nung hindi pa natin nakikilala ang Diyos, nung tayo ay naligaw at malayo mula sa Kanya, nung tayo mga patay dahil sa ating mga pagsuway at sa kasalanan, sa Ezekiel 18 verse 4, ang kaluluwa na nagkakasala ay mamatay. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Gaya rin ang sinabi sa Genesis 2 verse 17. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, sabi ng Diyos, huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yun, ay tiyak na mamamatay ka. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yun, sabi po, tiyak na mamamatay ka. Ito po ay nagpapatungkol sa kanilang espiritu. At nung kinain nila yung bunga, ang espiritu ni Adan at Eva ay namatay. Hindi ang kanilang katawan. Kaya sabi, hiningahan ang butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Genesis 2 verse 7, buhay na kaluluwa nung una. Ngunit ito ay naging patay na kaluluwa, patay na espiritu. Ang mamatay, ibig sabihin, ang ugnayan sa Diyos ay naputol. Isipin niyo po ang isang makina. Kahit gaano pa ito kaganda, kailangan po nito ng kuryente upang gumana. Kapag naputol ang linya ng kuryente, wala po tayong magagawa sa makina. Parang ganun po. Kung nga kaya ang espiritu ng lahat ng tao ay ipinanganak na patay dahil kay Adan. Kahit na nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan para sa kanyang banal na layunin, ngunit ang espiritu ay namatay. Gayunpaman, alam niyo po, hindi tayo iniwan ng Diyos. Kahit na tayo ay namatay dahil sa pagsuway, dahil sa kasalanan, tayo ay napalayo sa Diyos at naging kaaway niya, kahit na sinuway at ikinailan natin siya, inibig pa rin tayo ng Diyos. Kesa Efeso 2 verse 1, kayo noon ay mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Patay tayo noon dahil sa pagsalangsang at kasalanan. Sa verse 2 sabi na dati niyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sinasabi dito, espiritu ng Diablo. Sinunod natin noon ang espiritu ng Diablo. Pero sa verse 4, tignan niyo po ang sabi, ngunit ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Ito po ang pag-ibig ng Diyos na walang kapalit dahil sa kanyang kahabagan sa atin. Kagaya po ito ng pinatay ng taong iyon ang aking mga magulang, ngunit naaawa pa rin ako sa kanya. Ang kanyang kahabagan po ay walang anumang kapalit. Kahit na ikinailan ng mga Israelita si Kristo, ipinako siya sa krus, ngunit ang Diyos ay nabag pa rin sa kanila at inibig sila. Tiyak na alam na natin ang bagay na ito. Ang tao mapupunta sana sa impyerno. Hindi dahil marami silang kasalanan at hindi sila gumawa ng kabutihan, ngunit dahil hindi nila naunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Kapag binigyan kayo ng regalo, kahit gaano po ito kaganda, kailangan nyo po itong tanggapin. Dahil kung hindi po, ay hindi ito magiging sa inyo. Kaya nga John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Bakit niya po hinayaan na mamatay si Jesus sa krus? Upang tayo po ay mabuhay sa pamamagitan niya. Upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya, ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Wala nang higit pa sa pag-ibig na ito ng Diyos. Kahit noon na ikinailan natin ng Diyos, at tayo ay naging mga kaaway niya, inibig pa rin po tayo ng Diyos. Kaya nga, ngunit ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa. Dahil po sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Kaya tayo ay naligtas lamang sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya ating sinampalatayanan, ating nalaman at sinampalatayanan ng pag-ibig ng Diyos para sa atin,
Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Napakagandang talata po nitong 1 John chapter 4 verse 16. Nalaman, sabi po, at sinampalatayanan natin ang Kanyang pag-ibig. Sa pamamagitan ng buong Biblia, ang nais po niyang sabihin sa atin ay lubos niya tayong minamahal. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Sa pamamagitan ng kanyang dakilang pag-ibig, isinugo niya ang tanging anak bilang handog pangkasalanan. Dahil tayo po noon ay mga patay, gawa ng ating mga pagsalangsang at mga kasalanan. Ang Diyos ay hukom, kaya hindi niya maaaring basta patawarin lamang tayo dahil ang pagpapatawad ng ating mga kasalanan ay hindi makatwiran. Dahil dito, mawawala ang kanyang pagiging hukom kung basta-bastang patawarin niya tayo. Sa makatuwid, para sa patas na paghuhukom, dito po papasok na kailangan niyang isugo ang kanyang tanging anak at ang anak, siya po ang mamamatay. Para sa mga nagkasalang tao gaya natin, namatay siya dahil sa kanyang paghuhukom. Kaya, ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. 2 Corinthians 5:14. Ito ang pag-ibig ng Diyos. Wala nang iba pang dahilan. Kaya inialay ng Diyos ang kanyang buhay, ang tanging anak, ang Panginoong Hesus. Kaya narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Unang 1:4. Bilang alay na handog pang kapayapaan, hinayaan ng Diyos na mamatay si Jesus sa krus. Sa Colossians 1:20, sa pamamagitan niya ay pagkasunduin ng Diyos sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Kaya nagkaroon po ng pagkakasundo, kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Mula kay Jesus, na walang kasalanan, siya po yung ipinako at nagpadanak ng dugo. And then sabi ng Diyos, sabi ni Jesus, natupad na. Hindi na tayo mga kaaway po ng Diyos ngayon. Kasi sa Romans 5 verse 8, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo mga makasalanan pa si Kristo ay namatay para sa atin. Nung tayo mga makasalanan pa, nung tayo mga kaaway pa, nang tayo'y magpatay pa dahil sa ating mga kasalanan at pagsuway, nung nasa kalagitnaan tayo ng paghihimagsik laban sa Diyos, alam niyo po, minahal tayo ng Diyos. Ibig sabihin, kamatayan ng kanyang anak, pinatunayan niya ito, ang pag-ibig niya sa atin, kahangahangang pag-ibig, walang kondisyon, sakdal na pagmamahal, walang hanggang pag-ibig, sa pamamagitan ng pag-ibig na iyon, naligtas tayo. Isang kamanghamanghang bagay, tama po. Sa Genesis chapter 22, kinuha ni Abraham si Isaac at umakyat sa bundok ng Moriah gaya ng inuutos sa kanya ng Diyos na ialay ang kanyang tanging anak na si Isaac bilang handog na susunugin. Pinabuhat niya sa kanyang balikat ang kahoy para sa apoy at para kay Abraham, higit pa sa kayamanan, higit pa sa kanyang asawa at higit pa sa sarili niyang buhay ang kahalagahan ni Isaac. Ngunit ang salita ng Diyos ay patayin ang kanyang anak, ialay bilang handog na sinusunog, gaya ng pagkatay sa isang tupa. Kaya umakyat siya sa bundok. Sinama niya si Isaac, dala ang mga kahoy. Nakakakita na siya noon ng pag-aalay sa Diyos, ito pong si Isaac. At ngayon dala niya ang kahoy para sa apoy at kutsilyo. Ngunit sa araw na iyon ay walang tupa. Kaya nagtanong siya sa kanyang ama, "Ama, bakit walang tupa para sa araw na ito?" Ano kaya ang naramdaman ni Abraham sa mga sandaling iyon? Maaari niyang sabihin na ikaw ang tupa, ngunit sabi niya, Diyos ang maghahanda. Alam niyo po ang larawan ni Isaac na dinadala ang kahoy na panggatong at ang kanyang ama na dinadala siya sa bundok upang patayin siya ay hindi naiiba mula kay Jesus. Ang bugtong na anak ng Diyos, buhat-buhat ang krus na patungo sa Golgota. Ito ay anino na dadalhin ng tanging anak ng Diyos ang krus patungo po sa bundok ng Kalbaryo. 2,000 taon pagkatapos ihandog ni Abraham si Isaac. Kaya ito po ay isang kamanghamanghang pag-ibig. Alam niyo po, dahil naunawaan ni Abraham ang pag-ibig ng Diyos,
kaya nagawa niyang ialay ang kanyang tanging anak sa Diyos. Ano ang hindi mo kayang gawin kapag naunawaan mo na? Yun pong pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi po sa 1 John chapter 2 verse 2, siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Si Jesus ang kabayaran sa ating mga kasalanan at sa pagiging kaaway ng Diyos. At hindi lamang para sa atin kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Yan ang krus. Upang magkaroon ng pagkakasundo. Ang sanlibutan at ang Diyos. Ngayon ito ang ating sinasampalatayanan. Tumitingin ba ang Diyos sa sigasig o sa mabubuting gawa pagkatapos ay sa Kanya tayo ililigtas? Hindi po. Naunawaan at sumampalataya lamang tayo sa biyaya ng Diyos dahil sa Kanyang napakalaking pag-ibig na isinakripisyo niya ang Kanyang bugtong na anak para sa ating mga kasalanan. Yan ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Ngayon, dapat maunawaan po natin ng sapat ang pag-ibig na ito. Tingnan po natin sa unang 1, chapter 4. Chapter 4. Unang 1, chapter 4. Verse 16 hanggang 17. Verse 16 at 17. At ating nalaman at sinampalatayanan ng pag-ibig ng Diyos para sa atin, ang Diyos ay pag-ibig at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Dito'y naging ganap ang pag-ibig sa atin upang tayo magkaroon ng lubos sa pagtitiwala sa araw ng paghuhukom sapagkat kung ano siya ay gayon din naman tayo sa sanlibutang ito. Sabi, at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos, sa verse 16. Ngayon sa mga ligtas na naunawaan at nabubuhay sa pag-ibig ng Diyos, sabi, dito'y naging ganap ang pag-ibig sa atin. Naging ganap sa atin ang pag-ibig ng Diyos upang tayo magkaroon ng lubos na pagtitiwala sa araw ng paghuhukom. Ang mga miserabling makasalanan na gaya natin ay matapang na ngayon na makatatayo sa paghuhukom ng Diyos at sa hukuman ni Kristo. Upang tayo magkaroon ng lubos sa pagtitiwala sa araw ng paghuhukom, sapagkat kung ano siya ay gayon din naman tayo sa sanlibutang ito. Gaya ng Panginoon na matuwid, tayo ay naging matuwid at kung paano ang Panginoon ay matapang, kaya tayo rin ay matapang na humarap sa Diyos. Ito ang ginawa sa atin ng pag-ibig ng Diyos. Kaya sa Roma chapter 5 verse 5, at hindi tayo binibigo ng pag-asa. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Kaya sa pamamagitan ng Holy Spirit ay ibinuhos ang pag-ibig ng Diyos sa ating puso. Itinanim ng banal na Espiritu ang kanyang pagmamahal sa atin. Hindi lamang ipinaunawa, itinanim po niya. Ibinuhos niya ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi lang ibinuhos, itinanim niya ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sa ating puso. Kaya sa 2 Corinthians 5 verse 14, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Kaya kung mayroon tayong pagmamahal, ay dapat po na umaapaw din ito sa atin. Ito ngayon ang buhay Kristiyano. Ang pag-ibig ng Diyos na itinanim sa atin, unti-unting nangingibabaw at babaguhin ng pag-ibig ng Diyos ang ating puso at pag-iisip. Kaya ang pagmamahal ng Diyos ay nabubuo sa atin at unti-unti tayong nahihimok upang maging bilanggo tayo ng pag-ibig at ang resulta ng ating buhay pananampalataya ay bunga ng pag-ibig ng Diyos na siya ngayong kumikilos sa atin. Sabi po sa 1 Tesalonica chapter 1 verse 4, yamang aming nalalaman, mga kapatid, na minamahal ng Diyos ang pagkahirang sa inyo. Sabi ni Pablo sa mga banal sa mga taga-Tesalonica, mga kapatid na minamahal, nang sila'y naligtas, sila ay minahal. Yamang aming nalalaman ang pagkahirang sa inyo, dahil naging tiyak ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Kaya pinili kayo ng Diyos. Ibig sabihin po na alam ni Pablo na iniligtas sila ng Diyos. Ngayon na natupad ang pag-ibig ng Diyos sa kanila,
Anong sunod na dapat nilang gawin? Ngayon, ang pag-ibig ay dapat na mahayag sa iba. Walang sino man ang maaaring magkaroon ng pag-ibig na nag-iisa. Kaya dapat maipakita, may sa buhay, may ihayag ito sa iba. Yan ang sinabi ng Apostol Pablo sa mga taga Tesalonika, mga minamahal na kapatid, minamahal ng Diyos, pagkahirang sa inyo. Kaya hindi ito tinatago sa loob, kundi ito'y binabahagi. Kung titignan niyo po sa John 15, verse 9 hanggang 10, kung paanong minahal ako ng Ama, ay gayon din naman minamahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama at kayo at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Kaya gaya ng kung paano po ang pag-ibig ng Diyos ay nahayag sa pamamagitan ni Jesus, ang pag-ibig ngayon ng Panginoon ay dapat pong mahayag muli sa atin sa pamamagitan ng mga tunay na nakaunawa ng pag-ibig ng Diyos. Hindi po kaya ng pag-ibig na mag-isa. Dapat po nating maipakita ang pag-ibig na ito. Ang pag-ibig po ng Panginoon ay kamangha-manghang nahayag sa atin. Kung mahal lamang tayo ng Diyos sa salita lamang, paano natin ito mauunawaan ng lubos? Yung kanyang biyaya. Kasi sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. At sabi po, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Gaano kadaming beses po sinabi ng Diyos sa Biblia ang ganito, na nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos po ay na ang kanyang pag-ibig, nahayag ito sa atin. Gaya ng kung paano po minahal ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, si Jesus, ganoon niya po tayo minahal. Ito po ay nakamamanghang pag-ibig. Gaya ng kung paano po minahal ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, ganoon niya tayo minahal. Kaya, sabi dito, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig. Ngayon, tingnan din po natin John 13, verse 34. Juan, Kapitulo 13, versikulo 34. Verse 34. Verse 34 at 35. John chapter 13, verse 34 to 35, basahin po natin sabay-sabay. Isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko na kayo magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo may pag-ibig sa isa't isa. Sinabi po ng Panginoong Hesus, isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko na kayo magmahalan sa isa't isa. Ang lumang mga utos po ay ang 10 utos na binigay sa Israel. Ang 10 utos po ay ang ibigin mo ang Diyos ng iyong buong puso, ng buong kaluluwa, at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Subalit hindi po ito nasunod ng mga Israelita. Ano po ba ang bagong utos? Minahal po tayo ng Diyos sa pagsasacrifice po niya ng kanyang bugtong na anak. Ang pag-ibig po ng Diyos ay nahayag sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Dito po, John 13:34, isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko na kayo magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Ito po ay upang maipakita ang pag-ibig ng Panginoon. Alam niyo po, pinapakita ng buwan ng liwanag ng araw. Parang ganoon, natanggap din natin ang pag-ibig ng Diyos at ipinapakita ang pag-ibig na ito sa iba. Dapat mo pong ipakita ang pag-ibig na ito sa iba. Yan ang bagong utos na magmahalan tayo sa isa't isa. Ito po ang utos ng Panginoon. Sabi sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo may pag-ibig sa isa't isa. Ang pag-ibig po ng Diyos ay nahayag sa atin sa pamamagitan po ng Panginoong Hesukristo. Ang pag-ibig ni Hesukristo sa atin ay dapat din na maipakita sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa isa't isa, sa mga brothers at sisters at ibang mga tao. Sa pamamagitan nito, makikilala ng lahat ng mga tao na alagad tayo ng Diyos. Ano po ang katibayan na tayo ay alagad ni Kristo?
Ito po ay kapag nagmamahalan tayo. Kapag minamahal po natin ang isa't isa, sasabihin ng mga tao, sila talaga ay mga anak ng Diyos. Sila talaga ay alagad ni Jesus. Iisipin po nila ang ganyan. At kaiingitan po nila tayo at nanaisin na rin nilang maging gaya natin. Tayo po ang mga tao na nakatanggap ng nakamamanghang pag-ibig ng Diyos. Kaya sa John 15 verse 13 to 14, walang mahigit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. Kaya tinawag tayo ng Panginoon na mga makasalan bilang kanyang mga kaibigan. Isinakripisyo po ng Panginoon ang kanyang buhay para po sa atin. Kaibigan, siya pong nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa akin. Noong maunawaan po natin ito, tayo po ay naging kaibigan ng Panginoon. Sabi niya, kayo aking mga kaibigan, kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo. Ano ang ebidensya na naunawaan na natin ang pag-ibig ng Panginoon? Ito po ay sa pag-iingat ng salita ng Panginoon. Ito po ang ebidensya na tayo po ay naging kaibigan ng Panginoon. Ito po ay nakamamangang pag-ibig. 1 Peter chapter 2, chapter 1 verse 22. Ngayon nilinis na ninyo ang inyong kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, kahit kayo may tunay na pag-ibig sa isa't isa, mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Tayo po ay naligtas na. Ano na ang sunod? Mag-ibigan kayo sa isa't isa? Sabi po, mula sa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Tapat na pag-ibig sa kapatiran. Ang di tapat na pag-ibig ay hindi pag-ibig. Ang pagiging mga sarili, hindi pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi hinahanap ang sarili. Ang pag-ibig po ay pagbibigay. Ang pag-ibig ay pagsasakripisyo. Ito po ang tunay na pag-ibig. Kaya nga, mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Ito po ang resulta ng mga taong nakaunawa ng pag-ibig ng Panginoon. Ito po ay dapat na makita sa taong naligtas. Ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin. Ito po ay parang apoy, nasa atin. Itinanim po ng Banal na Espiritu ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At nais po ng Diyos na nag-aapoy ang pag-ibig at patuloy itong nag-aapoy para sa mga brothers at sisters. Kaya minamahal po natin ang mga banal dahil mahal po tayo ng Panginoon. Dahil mahal po natin ang Panginoon, tinutupad po natin ang kanyang salita. Dahil mahal po natin ang Panginoon, napagtatagumpayan po natin ang kahirapan. Dahil sinakripisyo po ng Panginoon ang kanyang buhay para sa akin, kaya kaya ko rin isakripisyo ang buhay ko para sa kanya. Ito po ang resulta ng pag-ibig. After po ng prayer, may mahalagang announcement po ako, kaya wag po kayong aalis. Sa ngayon, manalangin na po tayong lahat. Mapagbiyayang amang Diyos, nabag ka po sa amin na mga patay dahil sa aming mga kasalanan at paglabag. At sa pamamagitan ng aming mga masasamang gawa, kami ay naging mga kaaway ng Diyos, subalit minahal po ninyo kami. Kami ay mga makasalanan na nararapat sa kahatulan ng Diyos, subalit ipinagkasundo kami ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na dumanak sa kanyang kamatayan. Kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pagtatakip sa aming mga paglabag at mga kasalanan at sa pagliligtas sa aming kaluluwa. Ang nakamamanghang pag-ibig po ng Panginoon ay nasa katuparan sa aming puso. Kaya ngayon po ay baguhin po ninyo kami sa aming puso at buhay ng inyong pag-ibig. At gabayan niyo po kami na aming ibigin kayo, ibigin ang mga brothers and sisters, at ibigin ang mga hindi ligtas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.